Praise the Lord, no? Binigyan na naman ako ng pagkakataon na nakatayo dito sa pulpito sa harap ng ating mga kapatid. Ang ating scripture po dito ngayon ay magtatagpuan sa Malachi 3. Si Malachi 3, 6 to 10. Basahin muna natin ang verse. Sa pag... 11 hanggang 11 tayo. Tayo muna yung manalangin. Panginoong Ama, salamat po Lord. Sa oras na ito, Panginoon, namuli niyo po akong binigyan ng pagkakataon na ipahayag ang inyong salita lamang, Panginoon. Salamat Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan upang salita lang, upang iyong salita lamang ipahayag ko sa iyo, Panginoon, upang maintindihan ng ating mga kapatid. Ito po'y galing lamang sa iyong salita, Panginoon. Gabayan niyo po ako, Holy Spirit, ngayong hapon na to upang maintindihan at maipahayag ko, Panginoon. Ito pong samantalangin namin sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Amen. Amen. Basahin ko muna, ano. Sapagkat akong Panginoon na hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi mapahamak. 7. Mula sa mga araw ng iyong minuto, kayo'y lumihi sa aking mga tuntunin at hindi ninyo'y tinupad ang mga iyon. Nanumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit iyong sinabi, paano kami manunumbalik? Eh, nanakawan ba ng tao ang Diyos? Ngunit iyong sinasabi na paano ka na namin ninanakawan? Sa mga kasasampung bahagi at sa mga handog. 9. Kayo isunumpa ng isang sumpa sapagkat nananakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. 10. Dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi ng kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayo, susubukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. 11. Aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ng mga bunga ng inyong ubas parang ay hindi mawawalan ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang mga kapatid, no, ang pag-aaral ko lang dito, ang sabi ng Panginoon, tayo po ay sumunod sa kanyang utos. Ang sabi po dito sa Malachi 3:10, dalhin natin ang ating ikasampung bahagi ng ating kinikita kibali sa ating income ng ating pagkatrabaho. Hindi po siguro, mga kapatid, na mag-alinlangan tayo kung ano man ang ikasampung bahagi ng ating income. Dapat po tayo ay sumunod sa utos ng Panginoon at tayo ay magbigay ng ikasampu ng
porsyento ng ating kinikita. At magbigay po tayo ng, ibigay natin ng may taos pusong pagbibigay na walang pag-aalinlangan, yung nagkukusa tayo nagbibigay na wala galing sa puso natin, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon ay hindi niya tayo padadalahan ng salot. Amen. Ang mga kapatid, malaking ano po to sa atin mga kapatid, yung pagbabalik niya, hindi natin para dadalahan tayo ng salot. Kasi halimbawa yung mga pamilya, yung pamilya natin sa Pilipinas na hindi sila binigyan ng mga sakit o anuman yung karamdaman. Siguro ito po ang sinabi ng Panginoon na hindi tayo padadala ng salot. Malaki na po itong value sa atin ay binigay ng ating Panginoon. At ibabalik niya ng siksik at liglig at umaapaw. Bali, di tayo magduda sa Panginoon kung anuman ang ating ibinigay ng 10% ng ating kinikita, na ang Panginoon po ay natutuwa sa ating pagsunod sa utos sa kanyang salita lamang, no? Mga kapatid, no? Napakabuti talaga ang Panginoon, no? Kasi nagbigay tayo ng 10% sa ating kinikita at ibabalik sa atin. Hindi tayo padadalhan ng salot at ibabalik sa atin ng siksik at liglig at umaapaw. Amen. Na grasya sa atin. Amen. Lord, to God, no? Thank you, Lord, sa mga salita, Lord. At marami po salamat, Lord. Panginoon, marami salamat, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, yun na po ang aking mga ipapayag, Panginoon, sa gabay ng Holy Spirit, Panginoon. Marami salamat, Lord. Dakila ka, O Diyos. Magpakailan-kailan man, Ikaw ang tunay na Diyos na buhay. Lord, sa iyo lamang ang aming mataas na papapuri sa iyo, Panginoon, sa ngalan ni Jesus na taga Nazaret. Amen. Thank you. Magandang hapon.